ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamaho, mga buksingero. So mga par, hindi pa nga po nangyayari ang undisputed na bakbakan sa pagitan ni Devin Haney kontra kay Vasily Lomachenko na gaganapin sa May 20 sa Las Vegas. E may plano na kaagad po ang taprang CEO na si Bob Arum para sa kanyang pinakapaboritong alaga na si Lomachenko para sa kanyang next fight. Kung saan binabalak ni Tanda mga idol na itapat niya si Loma sa isa sa mga pinakamagaling na technical fighter sa lightweight na si Shakur Stevenson kapag nanalo daw ito kay Devin Haney sa bakbakan. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, si Devin Haney ang isa't pagdating sa pera nakikitain sa laban na to dahil hawak nga nito ang lahat ng titulo sa dibisyon. Subalit yung pag-uusapan naman natin mga idol kung sino ang yamado o isa't sa undisputed fight, eh walang iba kundi si Lomachenko mga idol. Matagal na kasi naalaga ng top rank promotion si Loma at si Devin Haney contractual lamang ang kontrata nito sa kampanya ni Bob Arum. Bali may 3 fights din lamang siya dito, nakadalawang laban na siya kay Cambosos at huli na to ang laban niya kay Lomachenko. Hindi natin alam mga idol baka pagkatapos ng laban eh lumayas na ito kay Bob Arum, kaya sabi natin mga idol, nalyamado talaga si Loma sa undisputed fight na to. Ibig sabihin pag sobrang dikit ng laban, posibleng ibigay kay Loma ang kalamangan sa puntusan. Napakalaking benepisyo kasi para sa top rank kapag si Loma ang nanalo sa laban na to. Makakagawa pa sila ng another super fight. Isa na nga dito mga idol ang labay kay Shakur. At syempre mga idol, para hindi na mapunta sa ibang promotional company, ang apat na sanctioning bodies ng lightweight division. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po ang mainit na nangyari sa pagitan ng mga pambato natin sa awards night ng Flash Elorde na ginanap noong Sabado, kung saan napagsabihan ng ating Pilipino Flash doon ito Donaire Jr. si Manny Pacquiao. Nabalaan daw nito si Sean Gibbons dahil sa kanyang mga ginawa na hindi tama, kung saan sumagot naman dito si Pacman mga idol na hindi niya naman daw gusto ang ginagawa ni Sean Gibbons dahil ginagamit ito ang kanyang pangalan at galit din daw siya dito. Kaya dahil dito mga idol, maraming mga fans ang nag-expect na may action na gagawin si Pacquiao para masolusyonan nito ang problema niya kay Sean Gibbons. At kahapon lang nga po mga idol, nagbigay na ng statement si Boss Manny kay Sean Gibbons kung saan salungat ito mga idol sa ina-expect ng mga boxing fans. Ang naging tugon kasi ng Pinoy legend mga idol, wala naman daw siya problema kay Sean Gibbons. Siya pa rin daw ang kanyang representative para sa MP promotion para makipag-deal sa mga boxer natin abroad, lalo na sa bansang US. So ibig sabihin ito mga idol, eh walang bilang ang mga sinabi ni Boss Manny kay Nonito Donaire Jr. Nagalit siya kay Sean Gibbons dahil ang tunay talaga mga idol, walang bad blood si Pacman sa Vatican matchmaker. Pero gayon pa man mga idol, mag-i-expect tayo na maraming mga Pinoy boxing fans ang magre-react sa mga sinabi ni Pacquiao. At aasahan natin na maraming hindi magagandang reaction ang matatanggap ni Pacman dahil sa magkaiba ang sinabi nito sa dalawang event na pinuntahan niya. Pero sana mga idol, maayos na ang lahat ng to para sulit pa rin tayong mga Pilipino pagdating sa larangan ng boxing sports.